Kasi lagi na lang biktima, lagi na lang pinapatay sa SOCMED naman si Kuya Kuya. Ay, oo. Totoo yun. Para di ba nakalagay January 24, 2000, 2000 yung birthday niya. Kasi yung kamatay niya January 3, ay June 3. No. Sabi ay, niyang, ano, ayun o, maraming salamat, di ba? January 24 birthday namatay ng June 3, 2024. Pero nung nakita niya, nilagay niya hoax o sabi niya fake news, sabi ni Kuya Kim. Correct. Pero liban dyan, sumagot na rin siya sa kanyang Facebook at saka sa ex sa Twitter. Sabi niya, oo, darating din tayo dyan. Pero hindi pa ngayon, not now. Ay, taray. Totoo naman, dadarating din naman sila. Diba? Pero hindi pa daw ngayon. Tapos sumagot si ano, sumagot si nag-comment itong lolo mo, si Michael B. Sabi, welcome to the club, Kuya Kim. Kasi, si kung natatanda nyo, pinatay niya rin sa social media dati si Michael B. Nung nagka-COVID siya. Ay, oo, tama. Diba? Sabi, pinatay niya siya. Welcome to the club, sabi naman ni Kuya Kim. Sige, dadalawin kita. Sabi ni Kuya Kim, dadala kasi kung na, nagbibiru-biru na napatay-patayin na rin siya, di ba? Pero yun nga sinasabi na, once na chinismis ka, pinatay ka, mas lalong hahaba ang buhay mo, di ba? Ganon ang nangyari. Pero di ba, minsan yung mga ano, sa social media talaga, hanggat makapag-click-click yung mga tao talaga, kung ano-anong nasasabi nila, di ba? Bakit pati si Kuya Kim nabibiktima ng ganyan? Ibig sabihin, sikat siya? Talbo. Parang ganon? Diyos ko sa Kristo, no comment.